So dito yung hukay. Yan yung hukay. Boss, sa teritoryo na po, boss. Not so pretty bad. Okay. Boss, pinagbabawa. Nakalagay sa media, sir. Nakalagay kayo ngayon. Amin man ito, boss. Please give us access. Hindi nyo pag-aari yan, sir. Hindi nyo pag-aari yan. Okay, andito. Hindi nyo pag-aari yan. Amin ito, amin ito. Sir, Espino, Dumawal, Tablatin. Amin man ito. Anong ginagawa nyo dyan? Pwede access lang. Sama kayo sa amin. Ha? Pwede? Sinong officer nyo dito? So, attorney, pwede pumasok kami. Kaya amin man ito. Nasa kliyente ko ito. Sino in charge? Oh, si Reyes. Kawawa naman ito si Reyes. Hindi ito head eh. Yung head lang ninyo. Tawagin nyo. Attorney, anong nais nyo po ipakita dito? Gusto natin tingnan yung hukay na pictures na ilang beses na namin na may confirmation kami na naghuhukay sila dyan. So, oo. Bakit daw hindi kayo papasukin? Ewan ko sa kanila. Boss, tanungin daw kita, boss. Bakit ayaw mo kami papasukin, boss? Gano'ng kalalim ang hukay, sir, na sinasabi niyo? 8 meters na daw, boss. 8 meters na ang hukay. So, gusto namin. O, tingnan nyo anong ginagawa. O, baka may yan. Nakikita nyo po ginagawa ng mga kapulisan natin na ilabas nyo po yan. So, si Villaruel, nako. Ano nangyayari ito? RM FB3. So, taga Region 3 pala ito. Taga Luzon pala ito. Taga Pampanga kayo. Layo-layo pala. Anong worry nyo kapag tuloy-tuloy yung pagsukay? Ang worry namin, masisira na yung stability, structural stability ng aming eskwilahan. Eskwilahan ito, law school yan namin. Tapos may mga college, high school, ganun po. Ang sa amin is, at least transparent. Tapos pag-usapan sa korte kung legal ba yan, reasonable ba yung ginagawa nila. Kasi kung wala hindi natin nalalaman, kung reasonable ba yan, hindi naman siguro tama. Yan, arrest warrant lang ang dala nila. Hindi naman yan lisensya na magawa sila ng maski ano-ano na dyan at maghuhukay na sila in the injuring the structural stability po ng aming kliyente. Kung magsabi ang korte na reasonable yan, then we can proceed but under certain parameters. No? Because the arrest warrant cannot be used as a legal license, no? As a license to conduct an intrusive search and to violate the rights of property of my clients. Okay? So, tingnan mo, Yan ba yan? Tingnan nyo. Bakit ayaw ako papasukin dito? Pang ilang araw na to? Pang ano na ito? Pang walong araw na ito ngayon. So, 11 days na sila kasi parang 4th day pa lang nag-start na sila ng ng drilling operations. Pang walong araw na ito ngayon. Tingnan mo. Kawawa naman ito, mga ordinary police officers. Taga Region 3 pala ito. Ang layo. Pampanga pala ito. Alam naman nila na illegal na yung ginagawa nila. Tingnan mo, parang boarding house na yung aming damit na gibitay. Ano yan sa Tagalog yan sa gibitay? Sinabit. Yan. Tama ba yan? Ginawa na yung boarding house dyan? Pang 11 days na ngayon dito? Diba? Masok pa. Ayan. Bakit ayaw kami papasukin? Kawawa naman itong mga pulis. Si Reyes, si Sabado. Si sino pa yung uba dyan? Yung opisyal, sumarap na dito sir. Sino ba opisyal ninyo dyan? Yung sa likod. Yung sa likod dyan. Pasok lang tayo para makita namin ano nang ginagawa nyo dyan. Kawawa naman itong mga ordinary rank na policeman.
Babayin ba kayo kuryente? Nawawa naman itong tatlo dito sa labas. Hinahanap ko yung mga... Okay, magalahan. Hindi namin siya. Hindi na talaga tama ginagawa na inyong mga opisyal. Maling-mali na ito. Pang 11 days na. Pang 11 days na ito. Walong araw na itong hinuhukay po ninyo. Baka kailan lang kayo na ano dito deploy? Siguro 2 days ago lang. No? Yung ginagawang hukay kasi dyan, illegal na yan. Arrest warrant lang dala ninyo. Hindi pwede yung arrest warrant. Nagawain mag-search-search kayo dyan. Na ano nang ginagawa nyo? Nag-hukay kayo, nag-mining operations na kayo. Sabihin nyo sa official ninyo na mali yan. Pag masisira itong aming eskwilahan, no? Alam nga naman, wala kaming gawain dito kung hindi kami mag-file ng kaso. Gawawa naman kayo, mga police officers. Oy, tanggalin mo face mask mo, nagpipicture ng police, hindi ka dito. Kung sino yung... Kung sino yung, ano, pinaka-officer ninyo? Ayun na, sa likod, yung sumbrero sa likod. Yung mga tao niya pinapaharap. Okay, tama na, pinito ko, sir. Okay, magalala. Oh, sana oh, para matingnan natin anong nasa loob dyan. Oh, tinatanggap ko ang challenge ni General Torre na i-prove. Kaya nga, gusto natin na magkaroon tayo ng access dito. At tingnan nyo anong ginagawa. Hindi kami papasukin. Pang 11 days na ngayon. 8 araw na sila. Sa of the 11 days, on the 3rd day sila naghukay. Pang 8 araw na ito dito, at saka ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Ang arrest warrant, hindi yan lisensya para gawain na lisensya na para mag-conduct ng intrusive search. Mali yan. Yung mga police na yan, na kawawa naman, mga ordinary ranking policemen, yan pa ang ginagawa ngayong parang human barricade para hindi kami makapasok dito. Oh, General Torre, I'm accepting your challenge, no? Allow us access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Eh hanggang ngayon, hindi kayo nag-answer. Nagpadala na ako ng demand letter. Nagpo-post na ako sa Facebook. Ngayon, kung hindi totoo na mayroon yang mga mina-mina na ginawa ninyo dyan, bakit ayaw ako papasukin? Kawawa itong mga pulis na nandito, oh. Ang babata pa nito. Oh. Thank you, attorney. Salamat. Sir, wala na. Wala kayo pinatago, papasukin yung media. Pulis na yun. Makit naman, sir. Akala ko wala kayong arma, sir. Meron pang armalite. Sabi ng presidente natin. Sir, kung pwede, doon ka na lang siguro banda, sir. Doon ka na lang siguro banda. Kasi... Oh, akala ni Colonel Patay, bawal mag-mask. Bakit ang pulis nakamask at mga members ng QJC bawal magmask? Ikalawang daan sana papunta doon sa basement itong Jose Maria College, pero maging dito ay hinarang din ng mga pulis itong grupo ni Attorney Israelito Carion. Wala kayong karapatan na mag
mag-conduct ng mining operations dyan. Ang sabi ni General Torre na i-challenge daw si Attorney Torion. Ako si Attorney Torion. Papasok kami para makita namin kung totoo ba na meron kayong mining operations dyan. Sige nga, sige nga. Oh, I am accepting the challenge of General Torre. Oh. May bayan si Torre. May bayan si Torre. Taga region, ano pala kayo? Region 3. Ang layo-layo. Saan yan? Pangasinan nata yan eh. Pampanga. Oh. Layo-layo. Oh. Taga-kampuli ba siya mga yan? Kawawa naman ito ang mga ordinary policemen ang pinapaharap dito sa amin. Suriano, Sir Suriano, halika. Mag-usap tayo. Major, Major. Oh, yung opisyal nyo, kayo hinaharap. Sino yung opisyal nyo, tumatakbo. Walang bayan yung opisyal nyo. Sir. Pag masaktan ako dito, pailan ko kayo ng kaso, ha? Pag masaktan ako dito, ha? Oh, ha? Nakatayo lang kami dito, ha? Huwag nyo ako itulak. Pagkakadan nga ito. Ano na yan? May karapatan dito yan. Hindi na nga kami. Namin kayo matulak. Kami bayan dito, kayo. Ha? Dyan lang kayo. Soriano ba din? Soriano. Kuya. Mainstream media, nandito lahat. Tutulak ko. Para makita lang kung sagutan, ho? Sige. Hindi na kami nagpapalit ng kumasay. Pwede, pwede papasukin kami. Mga merong klaro. Oo. Huwag niyo ako itulak, ha? Ha? Doon sa likod. Doon sa likod. O, saka ba kayo mga naka-face mask? Di ba bawal kayo? Sabi ni, sabi ni Colonel Patay, yung mga miyembro, bawal mag, ano, face mask. Eh, bakit ang mga pulis naka-face mask na lahat? Ha? Bakit naka-face mask na lahat? Oh. Ay, Soriano, mag-iing na tayo sa Region 3. Nagpalit ka na ba ng brief? Nagpanti ka na ba? Okay, we're convinced. Papasok ito na ako preso. Ha, kanina ako! Boss, illegal na po yung ginagawa ninyo. Yes. Ha? Okay? This proves that General Torre, no, is not giving us access. No, he issued a challenge. If it is true, we have to prove it. I am proving it. Yet they are not providing us access. No, what they are doing is that ang nilalagay nila yung mga patrolman, mga PO1 dito, kawawa naman. Oh. Ang mga opisyal, wala dito. Wala. Hindi nila binibigyan tayo ng access. Wala naman akong armas. No? Oh. Tingnan mong ginagawa. Inattempt pa na i-post daw tayo dito. Eh kung magka-injury ako dito, mahal-mahal siguro ng damages dito. Ha? So, ako naman ay reasonable. Klaro na hindi tayo binibigyan ng access. And it is very clear that what they are doing there is really illegal. So, salamat po. Hindi na ako mag-insist. No? Salamat. Sige, una na kayo. Magkatakot sila, guys. Okay na. Magkatakot sila kung pasok. Kasi si Robin, yan, sir, kasi nagdududa talaga kami na may hukay po diyan. Oo. Baka pwede kami makapasok diyan, sir. Sir Suaga. Baka pwede kami makapasok diyan, sir. Ha? Sir De La Cruz. De La Cruz. Baka pwede kami makapasok diyan, sir. Ha? Ha? Pwede ba kami makapasok at ma-confirm namin? Sariyuhin nyo. Kaya pwede kami makapasok, sir. Ha? Amin naman itong property po, sir. Ha? Gusto namin ma-confirm kung meron ba talagang hukay dyan. Kasi ang sabi, wala daw. Ang dami na nagbibigay sa amin ng mga pictures na meron niyang hukay dyan. Oh. So, makapasok lang sana kami para ma-confirm namin.
Arrest warrant lang po ang dala ninyo, sir. Hindi po search warrant. No? So, ayun. Yes. Kung maharangan nyo to, nangangahulugan lang, may ginagawa kayong milagro sa ilalim. Sir, ang dala po ninyo, arrest warrant lang po. Hindi po yan search warrant, sir. So, hindi yan rason na hindi niyo kami bigyan ng access. No? Sino bang head nyo dito? Init-init pa. Ano tong cathedral? Ano cathedral? Entrance. Main entrance. Entrance. Main entrance to ng cathedral. So may entrance ng cathedral. Cathedral. Superior, no? Walang other reasons. Walang other reasons except na under orders daw kanila. Kailangan daw na may approval ng kanila superior. Ito na ba ang command center ninyo, sir? O advance command post, sir? Advance command post ang tawag? Ano yun, sir? Advance command post daw. Advance command post. Hindi confirm na meron din paghukay sa loob. Sir, meron bang paghukay sa loob dyan, sir? Meron paghukay? Sir, baka pwede namin malaman, sir, na may paghukay ba? Ha? Ayaw na ako sagutin. Oo nga, oo. Ito nga, proof ito na violation ito, barrier ito eh. Barrier, this is a human blockade, this is a human barrier, and this therefore a clear violation of the temporary protection order. No? So yan po ang nangyayari dito ngayon. Kawawa naman itong mga ordinary policemen na pinaparap sa amin. Mag-spill ako. Lang sila ng order. Wala tayo magawa dyan. May sinasabing may human trafficking doon kasi may nakita nga mga 10 minor de edad doon sa... You know, baka masunog na naman sila dyan. You know, during the first day of the siege, I call this a siege, no? They presented two victims allegedly who were rescued by the police. Ang sabi is victims daw yun ng human trafficking. It turned out na yung miyembro pala na yun, 52 years old na, at saka yung isa, 21 years old, 10 years na dito sa, what's it called, this, KOJC, devout member po yun. Nag-execute na ng affidavits yung mga pariente po yun na hindi totoo. Ngayon meron na naman silang bagong theory na meron daw silang na, what's it called this, na rescue na mga minors. Hindi po totoo yun. No? Isa, kaya nga sinasabi namin dito,
na what you call this, na kailangan may total transparency yung mga pulis. Kasi they are at liberty to accuse us with anything, no? So bakit po may mga bata daw doon? Oy, may mga bata talaga doon kasi part yun ng ating ministry po ng KOJC. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they actually cater to orphans, so, and they take care of them and raise them and with the consent of the parents. Pero duda kami, baka meron na naman silang plinant dito na mga bata na hindi nga stay dito, no? So the PNP really has a habit of building and continuing certain theories just to justify their stay here. 11 days na po kayo dito. 11 days. Grabe naman, nag-conduct na kayo ng mining operations dito. Wala pa rin kayo makita. Please naman, alis na kayo dito. Thank you. Salamat, salamat.